Nakakasulasok ang amoy sa loob sa ika-apat na palapag ng gusaling ito sa Barangay Bati sa San Juan City. Sa isang kwarto, nakatanim ang mga puno ng marijuana. Sa kabilang kwarto, makikita ang mga nakapakete ng dahon ng marijuana. Ito yung sinasabi natin na indoor cultivated marijuana plantation. Nakita rin natin yung mga iba pang mga equipment na ginagamit para nga sa pagtatanim nitong marijuana. Ayon sa San Juan Police, unang nakatanggap sila ng tip mula sa ibang tenant ng gusali na may kahinahinalang kilos ang umuupa sa ika-apat na palapag sa loob ng 7 buwan. Naputulan kasi sila ng tubig lahat eh. So, apektado sila. Ngayon nakita nila, dumating yung electric bill na umabot siya sa 29,000 sa 1 buwan lang. Ngayon, inisip nila, wala naman silang nakikitang tao dito. Napansin din nila for the past weeks no, na meron silang nakikitang akyat baba ng mga equipment, fertilizer, no, kasi may mga nangangamoy-ngamoy pa. Nang makakita ang mga pulis sa surveillance nila ng mga tanim na marijuana sa rooftop ng building, agad na sila nag-apply ng search warrant. Kasi sa mga urban area, na gawa nilang paraan kasi na pwedeng sa loob ng mga bahay, as long as i-maintain yung tamang temperature, pwede silang mag-cultivate. Part of investigation will be the getting the name of the tenant nitong itong establishment nito para siyang managot. Initially, sinasabi is Chinese, but we have to check on this. Kaya siguro ito yung pinili nila kasi medyo tago siya. Kung saan hindi mo talaga mapapansin. Kung ikay naglalakad lang sa kalye, hindi mo mapapansin na mayroong ganitong klaseng laboratorio dito. Tinutugis na ang tenant sa lugar. Posible ring managot ang may-ari ng gusali. Maan Makapagal, ABS-CBN News.